Magandang hapon po, Idol. Okay. Idol. Sino muna magsalita? Andito po sa aming studio ngayon, si Sir Adrian, at kayo na po nagpasimula ng guno na napam. Welcome to the Battle of the YouTubers! Yo, what's up sa inyo mga kabiyero? Kamusta po kayo? At syempre, bago na naman ng ating content, no? At syempre, matagal-tagal tayo hindi nakapag-content. At eto nga, no? Nabalitaan ko yung nangyari din sa Brusco Brothers, mga kabiyero, no? Testingin natin at bigyan natin ng video reaction. Ano bang nangyari din sa Brusco Brothers at merong nasa Rapid Tool po kayo, mga kabiyero? Napaos yung ano ko. Lalamunan ko, mga kabiyero. Ang sarap ng pulang kapayo. So ito, tuloy muna natin ito mga kabiyero. Magandang hapon po, Idol. Okay. Idol. Sino una magsalita? Andito po sa aming studio ngayon, si Sir Adrian, at kayo na po nagpasimula ng guno na napap. Idol ako na po, mauna. Kasi po... Anong pangalan niyo po, sir? John Lorenz Jacob po, host po. Okay, John Lorenz. Sige, John Lorenz, go ahead po, sir. Idol, ang nangyari po kasi, hindi naman po kasi talaga kasama si Adrian doon. Bakit po siya nandun? So yung tinutukoy na Adrian mga kabiyero, ito pala yung maraming tattoo sa mukha ng mga kabiyero. Ito yung nadalil nila dito nga sa loob ng press con mga kabiyero, no. At talagang tinutuo, nagpatulpo pala talaga to si Brad, no. Tsaka po yung sinasabi niyang scripted po, hindi po mangyayari yung ganung gulo kung scripted po 'yon. Kasi po Idol, ano eh, nakigulo siya eh kasi may init na po yung dalawang panig po. Tapos nakikigulo pa siya. Eh, ang nauna po kasi niya, si Awit, na inaano niyo si Merk. Pinagtanggol po namin, and then nagkagulo-gulo na. Pati po ako, nasuntok din niya po. Pati po yung pinsan ko pong, pinsan kong minor de edad po, nasuntok niya, pero okay lang po sa amin yun kasi nandun eh. Diba po? Kung pumunta po siya doon para sumikat, dapat po, nakapagsuntok na lang siya doon sa mismong event. Hindi na po nagpatulpo kasi, kumbaga... Pag pumunta ka po doon, dapat dala po yung bayag eh. Pag ganun po, Idol eh. Kumbaga sa aming mga kapitenyo kasi, pag yung kaibigan namin, kapatid namin, nargabyado, pataya na po talaga, ganun na po talaga, Idol eh. Pasensya na po sa words. Opo. So ibig sabihin, sir, pumunta doon si Adrian ay para magpasikat at naghahanap ng gulo. Yun nga po, Idol. Kasi hindi naman siya pupunta po doon kung ayaw niya magpasikat eh. Kasi po, suntukan po yun ang mga sikat po, Idol eh. So, teka muna, no? Parang malabo kasi yung kasi yung nakuhanan ng camera doon, mga kabiyero, yung nakita natin doon, no? At kitang-kita nyo naman. Ang unang umikot doon, si Vincent, no? So, doon pa lang pumalag itong si, yung maraming ang tattoo, mga kabiyero, no? Yun lang yung nakita natin doon. Nga lang, hindi natin alam yung iba pang nangyari. So, yung pinupunto rito ni John Lorenz, no? Pumunta ka doon, dapat daladala mo yung yagbols mo. Kaya lang, siyempre, talaga napuruhan mga kabihero. Ang problema, eto ngayon, nasa rabbit hole po na ngayon. So, ano yan, Idol, iisip po sila, Kuya Awit, tsaka yun mo yan. Kasi kasama ko si Kuya Awit noon, nag-uusap sila sa cellphone. Paano gagawin kung ano yung plano nila? Hindi po ako para magpasikat. Kasi kilala naman po ako sa TikTok eh. So, TikToker pala to si Brad, no? Ito naman, hindi naman po sa pinagpasikat. Kitang-kita nyo naman po. Kasi ang unang pinagpasikat po. Nakapalitot po siya. Kaya po may ebidensya po na hindi naman po ako nanakit ng kasi hindi naman talaga ako nananakit. Yun nga ay mga kabihero, no, sabi ko nga sa inyo, yung harap at saka yung sa likod, nakuhanan yun. Yung nasa likod, yun yung magandang kuha na binigyan natin ng reaction nun. Dun talaga, kitang-kita mo na merong nanggaling sa likuran na si Vincent nga yun. Tapos pagdating niya sa harapan, dun na nagkalabo-labo. Andun na si Tolgami, andun na si Toljona. Kaya lang yung banat doon nitong si Vincent, dun talaga. Doon talaga nakita ko doon talaga yung dito niya, mga kabihero. Talagang ako po. Si Jonas Tulpo. Talaga mismo nagsasabi niyan sa video na yan. Baka pwede natin panoorin yung video na yun. Pero sir, John Lorenz, may karapatan na siguro kahit na sino pumunta sa event na yun.
So hindi porket pumunta sa event na yun ng isang tao kahit na hindi YouTuber, hindi ibig sabihin siya po'y nagpapasikat na. Ah, hindi po idol, bali pag makakapunta lang po doon, may kapit ka po ng sikat or hindi po? Ah, ganun. So ibig sabihin, mag-ordinaryong mamamayan, regular, halimbawa katulad nito si Shari, kusin mo sa amin, hindi pwedeng pumunta, kailangan may connection. Opo, depende po kasi yun idol, kasi press con po yun eh, kumbaga kami-kami lang po talaga yung nandun, kaya po nagulat po kami, may ibang tao, hindi po namin kilala, tapos nakigulo pa. Eh, yun, ano yung purpose ng press call ninyo? Po? Po? Ano saan ang purpose ng inyong press call? Ah, press call po namin kasi po may parating po na laban. Kaya po may press call po, idol. Parang... Baka mamaya mahirap to, makakontra to ni Idol Rappi Tulpo. No? Baka mamaya hindi na nila ipatuloy ang battle of the YouTuber. Pero sana wag naman, no? Eh, mga kabihero, alam nyo naman kami, mga OFW. Sa mga ganito lang di kami nanonood. Alam naman natin na minsan may script nga lang talaga. Pero hindi talaga kanais-nais yung mga bagay na dapat panoorin minsan sa kanila. Pero, well, para sa akin, no, dapat to maging maayos na lang yung lahat. Sana naman kahit paano, hindi na sila dito pa lang sa Rappi Tulpo, magkaayos na sila, no. Tuloy pa nga natin. Ang video na to ay natin sa inyo ng 1xBet, ang legit betting site na pwede ka nang kumita kahit nasa bahay ka lang. Mag-register ka lang at gamitin ang ating promo code. Maaari kang makakuha ng 7,000 pesos sa una mong deposit. At dito, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports tulad ng PBA and NBA. At dito, marami kang pamimilihan na games, hindi ka maboboring. Andiyan ang Fruit Blast, ang Lucky Win at marami pang iba, mamimili ka na lang. At mas pinadali rin ang mag-cash out, mag-cash in gamit ang inyong mga GCash. So ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na ang link dyan sa comment section. At mag-register na at sabay-sabay tayong maglaro ng 1xBet para kumita kahit na nasa bahay ka lang, wala ka ng ibang gagawin ang maglibang. Mga boxing po, ganun po. Kasi boxing po yun eh. Okay. So, magpa-press ko sa ano kayo for upcoming event and then dumating po itong si Adrian at saka si Awit at Nanggulo, ganun po ba? Opo. Basta po pagpasok po ni Idol, basta po pagpasok ni Awit, ano po eh, pinakakyan na po kami, tapos kami tumatawa lang. Eh, nung nagkainitan na po, gano'n na po yung nangyari, nagka-physical na po, idol. Okay. Awit. Sir? Hello po. Okay. Ano yun si Awit? May sinasabi dito, si Sir Jonas ng Bruce Brothers. Sorry. Ito po, John. Sasabihin ko po. So talaga dito tinutukoy nitong si Awit na sa kanila talaga nagmula yung gulo nga no, dito sa presscon. Pero yung unang entrance pa lang ni Awit, tulad ng sinabi ni Jonah, meron na talagang gano'n na yung merong mga sign-sign na magiging sa kamay, di ba? Eh doon pa lang nginitian na kagad siya ni Jonah. Kaya lang nung bandang huli na nagkadikitan na, ayun, nadali ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit nandito itong si Brad, no? Pero syempre, tulad nga ng sinabi ng iba, no? Hindi man ako yung magkakaso sa inyo. Yung magulang ko, yung parents ko, yun, syempre, hindi natin maiiwasan yun. Syempre, bugso ng damdamin bilang isa ang ina kung bakit nandoon itong nanay nitong si Brad, no? Yung maraming tattoo. Well, para sa akin, no, sana mapag-usapan na lang nila ng maayos to, no? Hindi ko na lang masyadong tinapos to, pero para sa akin, soon, sana magkaayos-ayos pa rin yung Awit at yung Brusco at syempre Merck at syempre nandun din yung taong na-disgrasya nila na dapat ibigay nila yung nararapat, no? Yun lang naman ang hinihingi nitong taon to, yung magkaayos din, syempre. So ito, tuloy natin mga kabiyero dito sa comment section. Yan ang pag-usapan natin. So paano hanggang dito na lang. OFW Biyero, peace out. Salute.